Taloy, pinagtatawanan mo ba ako? Sale-sale. Eh, hindi ka naman maganda. Mukha kang Ravena. Ano ba yung Ravena? Aling Rosing! Buti ka pa, may nakakuha. Kwento nyo nga dito kay Bibi yung tungkol sa mga Mulawin at Ravena. Naku! Paulit-ulit na naman kayo. Inaibig na ninyo yan, di ba? Di pa ba kayo nagsasawa? Halos kabisado nyo ng lahat ang kwentong yun eh. Ako po, hindi ko pa po naririnig yan. Sige na po, kwento nyo na. Sige na, Rosing. Paborito ng mga bata ang kwentong yan. Pagbigyan mo na. O, sige. Noon daw unang panahon, may mga nabuhay na nilalang na kung tawagin ay... Mulawin! Ano po ba yung Mulawin? Ang Mulawin ay taong lawin. Ang katawan nila ay katulad ng katawan ng tao. Pero, meron silang pakpak. Pakpak? Nakakalipad po sila? Oo, parang mga ibon. Ba't hindi po namin sila nakikita? Ganito kasi yon. Dati, ang mga tao at mga Mulawin ay magkasundo. Nakatira sa gubat ang mga Mulawin at hindi nila ginugulo ang mga tao. Ngunit naging sakim ang tao at kinalbo ang mga gubat. Kaya napilitan silang umalis at magtago sa mga ituktok ng bundok. At hindi na sila nagpakita muli. Galit po ba sa atin na mga Mulawin? May mga Mulawin na gustong gumanti sa tao. Tumiwalag sila sa mapayapang Mulawin at naging masama. At ang tawag sa kanila ay mga... Ravena! Mula noon, nagkaroon na ng away sa pagitan ng mga Mulawin at mga Ravena. Rasmus! Bilisan mo mga abot na kanani Agilan! Hindi dapat mabuhay naman ito gato. Rasmus! Ha, 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 ha.
Tatay. Aguiluz, anak. Ang itlog ng Mulawin. Kunin mo. Nasa dayamihan. Sa bahay malapit dito. Anak, maski anong mangyari, kailangan mabuhay ang Mulawin na nasa loob ng itlog. Mangako ka. Mangako ka na babantay mo. Opo, Tay. Tay! 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 Nais ng mga Ravena na lipulin ang sangkatauhan at ang mga Mulawin lang ang humahadlang sa kanila. Ngunit sa pagdaan ng panahon, unti-unting nauubos ang mga Mulawin habang patuloy na lumalakas ang puwersa ng mga Ravena. Patatalo po ba ang Mulawin sa Ravena? Mga bata sa laban ng Mulawin at Ravena, sinong magwawagi sa bandang huli? Ayon sa propesiya, isang Mulawin ang ipapanganak na siyang magiging pag-asa ng lahat. Siya ang magpapabagsak sa mga Ravena at magbibigay daan sa muling pagbubuklod ng tao at ng mga Mulawin. Sino po ba yung Mulawin na yon? Walang nakakaalam kung sino siya at kung saan at kung kailan darating. Kaya kayo mga bata, kapag nakakita kayo ng taong may pakpak, matakot na kayo. Tumakbo na kayo. Bakit po kami matatakot? Di po ba mababait naman ang mga Mulawin? Paano mong malalaman kung Mulawin siya o Ravena? Alam yung mga bata, hindi ganun kadaling malaman ang pagkakaiba nila. Kaya kayo, mag-iingat. Huwag kayong pupunta at iwasan ninyong pumunta sa gubat. At iwasan nyo rin makakita ng taong may pakpak. Siya o, mukhang Ravena o. Hoy bata, umuwi ka na at sabihin mo sa nanay mo, paliguan ka na. Oo nga pala si nanay! Nay! 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 Alwina, bakit ganyan itsura mo? Sino ang sinabi kong maglublub sa putikan? Si Kaloy po. At si Kaloy ay isang? Kalabaw. Si Alwina ba kalabaw din? Hindi po. Eh bakit ka naglublob sa putikan? Tignan mo nga itsura mo. Mukha kang bubuit ang bantot mo. Halika dito. Nay, puti. Ay, hindi! Huwag mo na. Ay! Halika! Ay, tara na, tara na. Nay, puti. Tumigil ka. Huwag mo na. Nay, minsan sama niyo ako sa bayan kasi gusto ko makita kung anong meron dun. Iya mo. Sa susunod na pumunta ako sa bayan, sasama kita. Talaga? Sige. Talon! Yeah. Nay, ano pong mga nabili niyo? Marami-rami din. Ano-ano po? Mga gamit sa kusina. Pataba. At saka ito, bumili ako ng bagong salak. Ano pa po? Ano pa nga ba? Ah, tela. Gagawin kong kurtina. Ano pa po? Wala na yata. Wala na? Meron yata akong pinabalot dito eh.
Parang regalo yata. Tingnan mo nga. Para sa akin? Hindi. Para kay Kaloy. Siyempre, para sa'yo. Ano na naman para kay Kaloy? Tingnan mo. Kunin mo yun dyan, oh. Wow. Sa isang araw, birthday mo na. Maghahanda tayo, ha? Imbitahin mo yung mga kaibigan mo. Sige po. Nay, totoo po ba yung mga mulawin? Nako, nakinig ka na naman ng mga kwento-kwento ng mga tatanda sa plaza, no? Ikaw talaga, ilang beses kong sasabihin sa'yo, hindi totoo ang mga mulawin. Walang mulawin. Halika na. Alwina, linisin mong mabuti ang katawan mo, ha? Opo, Nanay! Alwina, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi totoo ang mga mulawin. Walang mulawin. Baka naman itong ito? Itong bigat. Ano kaya naman ito? Sanggol. Pero bakit nalang sa itno? Anak ka ng mulawin. Anak ka ng mulawin. Ano ba maganda pangalan para sa'yo? Maganda pangalan, Alwina. Tatawagin kitang Alwina. Tawagin kita Alwina.
Regalo mo, buksan mo na. Alam mo, matagal kong pinag-ipunan yan. Sabi nila, imported daw yung manikang yan eh. May kamahalan. Pero siyempre, para sa pinakamamahal kong anak, wala akong hindi ibibigay. Salamat po, Nanay. Walang ano man. Anak, pwede mo ba sabihin sa akin, ano ba yung hiniling mo? Sana magkaroon ako ng kaibigan. Nay, ano po ba yung mangkukulam? Saan mo naman narinig yan? Doon po sa mga bata. Oh. Sabi po nila, anak daw po ako ng mangkukulam. Sinabi nila yon? Po. Yung talaga mga batang yun, mga salbahe. Huwag ka maniniwala doon. Hindi ako mangkukulam. Manggagamot ako. Magpapagaling ako ng mga taong may sakit. Eh, bakit ayaw nila sa akin? Kaminsan kasi anak, may mga taong ayaw nila doon sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. Pero maiintindihan pa rin nila. Eh, ako nga rin, hindi ko maintindihan eh. Balang araw, maiintindihan mo rin. Tulog ka na, para lumaki ka. Teka muna, ilang taong ka nga pala ngayon? 6. Very good. Ang galing-galing talaga ng anak ko. Bilis ng panahon, no? Siguro ilang taon na lang dalaga ka na. Wow ka naman dyan. Gusto mo na maging dalaga? Wag muna. Ayaw ko pa. Baby pa kita eh. Basta tulog ka na, ha? Apo. Good night. Good night, Nanay. Ang ganda! Anong pangalan mo? Nay! Nay! Ano ka ba? Di ba sabi ko matulog ka na? Nay, may kwagong nagsasalita, oh. Paano siya magsasalita? Tinanong ko sa kanya kung anong pangalan niya. Sabi niya, pagaspas daw. Naku, ikaw talaga. Sige nga, kausapin mo nga. Pagaspas, magsalita ka! Bilis! Ayun, narinig niyo po yun. Oo, narinig ko. Ano pong sabi? Sabi niya, kukrr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 
maging kaibigan. Ganon. Ikaw bata ka. Huwag mo akong pinagluloko. Paano magsasalita yan? Ikwago yan. Ibon yan. Kinakausap niya po ako eh. Naintindihan ko po mga sinasabi niya. Kumain ka na ba, Pagaspas? Gusto mo matulog dito? Hoy, Pagaspas. Gusto mo matulog dito?
Sige, tulog tayo mamaya dito, ha? Gusto mo maglaro bukas? Sige, laro tayo. Pero, gusto mo ba? Alwina, mamaya mo na asikasuin yung sipagaspas. Kapag tapos na iniluluto mo, baka mamaya masunog yun. Eh, Nay, nagugutom na daw po siya. Abay, sabihin mo sa kanya, kakain lang siya kapag tapos ka na magluto. Sige na, sabihin mo. Narinig mo yung pagaspas, ha? Mamaya na lang daw. Ha? Si, asikasuhan pa ako dun. O, sige, ha? Sige daw po, Nanay. Mamaya na lang daw siya kakain. Pero nagpapasama po siya sa gubat para dalawin yung girlfriend niya. Ano? Pupunta ka sa gubat? Hindi ka pwede pumunta sa gubat! Bakit po hindi pwede? Dahil may mulawin sa gubat? Hindi totoo ang mulawin! Walang mulawin! Eh bakit nga po hindi pwede? Ikaw bata ka, katigas-tigas ang ulo mo, ang kulit-kulit mo! Delikado kasi! Maraming mabangis na hayop sa gubat. At saka maliligaw ka doon. Hoy, Alwina, pag sinabi kong hindi ka pupunta sa gubat. Naintindihan mo? Sige, tignan mo niluluto mo ron. Pagaspas, tignan mo! Lumilipad ako! Mina? Sinabi na magpupunta sa gubat eh. Alwina! Pagaspas! Pagaspas, nasan ka? Pagaspas! Pagaspas! Tuka! Pagaspas! Nakikita ko ba? Nakikita ko! Hindi makunat ang bala. Kinagatama ko. Alwina! Pagitin na natin!